Welcome to my channel, Roland's Boy TV. Andito tayo ngayon sa aking truck na kung saan tayo ay nag-prepare papunta sa aming warehouse at para mag-display ng aming mga items. So, meron kasi mga bagong items na galing ibang pansin. So, kailangan na i-display sa aming market para yun. Para mapinta. So, yun guys. Pero, ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa driving tutorial. Yung mga ating problema karamihan sa mga clutch. So, ito yung pag-uusapan natin. So, although guys, ako ay matagal na rin nakapag-update sa inyo about sa mga problema ng mga sasakyan sa gawa nung tayo busy lagi sa araw-araw natin gawa hindi lang kasi tayo mekaniko dami kasi natin ginagawa driver, mekaniko tapos tutulong sa sa paggawa ng mga karpintero pagpunta sa customer so kaya grabe busy talaga. So guys, ito guys, sasamahan nyo ako para i-share ko sa inyo kung ano nga ba o paano dapat gawin kung sakaling tayo masiraan ng clutch sa daan. Kung paano natin maitabi ng maayos para hindi tayo ma-reaker o anuman o matikita ng mga pulis. Alam naman yung mga pulis natin dyan sa Pinas masyadong mahigpit. Makita ka lang na nakabalandra dyan sa So, kailangan mabilis ka kagad yung tabi mo yung So guys, ito ipapakita ko sa inyo. Simpleng simpleng paraan pero napakabisa para sa ating mga driver. Lalo na sa mga truck driver na yan. Kasi mabibigat yung truck karamihan. Mabibigat yung karga karamihan. Kaya karamihan yung clutch lumulusot. Pero may paraan doon guys, para hindi tayo marikil. Ito simpleng tip lang. Tara, panoorin nyo. Ito lang kasimple guys, tuturo ko sa inyo. Yan, halimbawa yan, yung truck natin, lumusot na. Sliding na talaga. O may problema man sa clutch na ay na pumasok yung cambio. So, yun. Ito guys. So, ay na pumasok. Simpleng paraan lang natin guys, so simpleng gawin. Nasa gitna tayo ng kalsada. Yeah. Tumirik sa sakyan natin, ay na pumasok yung cambio. Magugulat tayo. Patay. Hindi na pumasok yung cambio. So, madaling sa guys. Huwag mataranta. So, itong gawin natin. Patayin yung makina. Sabay ipasok natin yung cambio na yan. Pagpasok ng cambio, so pasok na siya, saka natin i-start. So, hindi yan basta-basta i-start lang din, sorry. Kailangan, bago mo i-start, so nakapasok na yung cambio. Bago mo i-start, kailangan tingnan nyo muna kung walang sasakyan sa inyong harapan. Kasi once in-start mo yan, tatakbo na yan, kakadyot yan eh. So ngayon, pag i-start mo yan, nakaapa ka na sa clutch, sa sinilyador. Ayan. Nakaapa ka na dyan. Para, in case man na tumakbo, so spin, tuloy-tuloy na yung takbo niya. So, maghanap ka na ngayon ng pwede mong maparadahan para iwas na raker ka o iwas problema sa atin. So, yun. Kaya may tabi mo ng maayos, at least, panatag na ang loob mo na wala ka ng alalahanin na kaysa mahuli ka, ma-raker ka. So, di ba? So see guys, yun lang guys ang tip ko sa inyo. Simpleng paraan lang pero malaking bagay at malaking tulong sa ating mga kapwa driver. So see guys, hanggang dito lang muna. Pero bago yan, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at hit na rin ang ating notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin mga video. So sige, bye-bye!